Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ikinagulat naman din ito ni Justin ang kanyang mabalitaan na patay na itong si Madam Chantal at hindi ito makapaniwala itong si Justin dahil nakausapan niya umano ito kung kaya't agad naman din itong tinawagan ni Justin itong si Zoe upang i-confirm kung totoo umano ang mga balibalita na patay na itong si Madam Chantal kung kaya't agad naman din itong tinawagan ni Justin itong si Zoe ngunit ikipinagtaka nito ni Justin dahil nakailang tawag na ito ay hindi pa rin ito sinasagot ni Zoe kung kaya't agad naman din itong naisipan ni Justin itong si Annalyn na kay Annalyn na lamang umano siya tatawag upang tanungin kung totoo ba umano ang kanyang nabalitaan na patay na umano itong si Madam Chantal kung kaya't agad naman din itong tinawagan ni Justin itong si Annalyn at agad naman din itong sinagot Annalyn ang mga tawag ni Justin kung kaya't hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at agad na nitong tinanong ni Justin itong si Annalyn kung totoo ba umano na patay na itong si Madam Chantal. At dito, hindi naman din ito nagdadalawang isip itong si Annalyn at agad naman din niyang sinabi kay Justin na totoo umano ang kanyang nabalitaan na patay na nga itong si Madam Chantal kung kaya't agad naman din itong tinanong ni Justin kung paano umano ito namatay at dito, agad naman din itong sinabi ni Annalyn kay Justin na nabaril umano ito kung kaya't ikinagulat naman din ito ni Justin ang katotohanan na kanyang nalalaman at agad naman din itong naaalala ni Justin ang kanyang ina at agad naman ding sumagip sa isipan ni Justin na ang kanya bang ina umano ang bumaril nito kung kaya't agad naman din itong tinanong ni Justin itong si Annalyn kung kilala ba umano nito ni Annalyn kung sino umano ang bumaril kay Madam Chantal. At dito agad naman din itong sinabi ni Annalyn kay Justin na pinagbibintangan umano nila ang kanyang mami ngunit alam umano nito ni Annalyn dahil kausap umano nito ni Annalyn ang mami ni Justin nagtatalunan umano silang dalawa kung kaya't 100% umano na walang kasalanan ang kanyang mami dahil narinig lamang umano nila na mayroong putok ng baril. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.